Richard, baka hindi ako makauwi mamaya. Mauna ka nang matulog. Huwag mo na akong antayin. Wika ko. Tumungo naman siya bilang pagsang-ayon, pero ang napansin ko, ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang manibela. May tiwala ako sa iyo, Ivy. Tipid niya lang nasabi na para bang kinukumbinsi ang kanyang sarili. I don't know who Clyde Angutchenko is at bakit malaki ang tiwala ni Papa sa kanya. Hindi ko lang gusto ang ambience niya. Patuloy niya. Hindi niya gusto kasi nalamangan lang siya ni Clyden. Obvious naman na insecure siya sa amo ko, lalo na't mas pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Clyden. Hindi ko na kailangang alamin kung bakit. Maganda ang performance ng company nang si Clyden na ang namumuno dito kahit ilang linggo pa lang ang lumilipas. Maaga ako nakarating ng opisina at hindi pa dumarating si Clyden. Nagkaroon ako ng tsansa na isearch ang pangalan niya sa internet sa pag-asang mahanap ang buhay ko sa nakaraan niya. May family background ang Gutchenko in general at halos nito ay ang pagkakasangkot ng mga nakatatandang Gutchenko sa illegal na pag-angkat ng droga sa bansa. Why do Gutchenkos are very tight-lipped in their personal lives? May blog content ang nakakuha ng attention ko. Pinindot ko ito. Ngunit ang bumalaga sa akin ay ang mga litrato ng mga ibang Gutchenkos. Razel, Ruel, at Clifford na tila mas bata ng 2 taon kay Clyden pero pareho sila halos ng feature sa mukha. Halos mga opinion lang ang nababasa ko. Hindi vocal sa kanilang buhay dahil hindi naman daw sila celebrities para pagpiestahan. Sinubukan ko ding hanapin ang accounts ni Clyden sa kahit anong social media account pero nabigo din ako. Oh no! Bulalas ko nang bigla ang namatay ang PC pero naka-on naman ang ilaw. Are you stalking me? Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boss ni Clyden sa aking likuran. Nakaupo siya sa aking mesa habang nakahalukip-kip. Umiling naman ako kahit batid kong nahuli niya ako sa pinagagagawa ko. Avoid checking my life out on the internet at baka kung ano ang mahanap mo. At isa pa, hindi ba't pinagsabihan ka ng doktor na huwag pilitin ang makaalala? Let your memory sink in your head. Bakit? Anong mahahanap ko? Tanong ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin at gumuso. Wala siyang balak sagutin ang tanong ko. Dapat bang Javier ang hanapin ko? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Bahagyang nalalaki ang mga mata niya sa gulat habang tinitingnan ako. Naalala kong tinawag niya ako sa apelido ko kaya madali kong nasa ulo ito. Please, Bella, don't force yourself to remember. Tumungo naman ako at ngumiti. Batid kong delikado dahil tuwing nakakaalala ako, sumasakit naman ang ulo ko. Oo na, naiintindihan ko. Curious lang ako kung ano ang mga pangalan ng mga magulang ko at paano ako nakarating dito. Hindi ko maiwasan ang mabahiran ng pait ang aking boses. Unti-unti, kikilos tayo para hanapin ang sarili mo kung sakaling may naalala ka na. Pero hindi pa ngayon, tugon niya. Tumalikod ako sa kanya para mag-ayos ng mga papers na nagkalat sa printer. Halos hindi ako makakain ng husto dahil sa pag-iisip tungkol sa buhay ko. Gusto kong malaman ang lahat, pero manganganib naman ang kalusugan ko. Ayaw ko lang mamatay nang hindi nalalaman ang tungkol sa pagkatao ko. Mga ilang sandaling namayani ang katahimikan hanggang maramdaman ko ang pagyakap niya mula sa aking likuran. Masama din pala magtiwala ng gusto. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Ngumimising bulong niya habang tinatago ang kanyang mukha sa aking balikat. Hindi mo na sana siya nakilala pa. Humarap ako sa kanya. Lumuwag naman ang kanyang yakap sa akin para tingnan ako sa mukha. Napahawak ako sa kanyang braso. Palipat-lipat naman ang paningin niya sa aking mga mata at hindi alam kung saan ipipirmi. Mabilis ang pagtibok ng aking puso nang inilapit ko ang mukha ko sa kanya kasabay ng pagpalibot ko ng aking braso sa kanyang balikat. Sinalubong niya ng halik ang aking labi at saka naman ako gumanti. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking bewang habang minamasahe ito ng kanyang mga kamay. Umangat ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Napaghiwalay ang mga labi namin at saka niya idinikit ang kanyang noo sa akin habang tumitingin sa aking mga mata. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at tinampian sandali nang halik ang aking labi. Minahal mo ba ako? Tanong ko sa kanya.
Kahit hindi niya sabihin ay nararamdaman ko naman. Alam kong hindi dapat ako minamadali pero ang halik niya ay hindi mo maikukumpara kahit kanino. Pamilyar din ang lambot ng kanyang labi. Hinaplos niya ang aking buhok at muling pinagdikit ang aming mga noo. Clyden? Tanong ko sa kanya. Gumuhit muli ang ngiti sa kanyang labi at hinalikan ng aking noo. May panahon para sagutin ang lahat, Ivy. Mahina at malumanay niyang sabi. Sa tamang oras. Nagkaroon ng meeting sina Clyden matapos ang check-up ko kay Dr. Franco. Tungkol ang meeting sa pag-iiba ng sistema ng kumpanya. Tinitake down notes ko ang mga sinasabi ng chairman habang si Clyden naman ay nakikinig lamang at nagmumungkahi paminsan-minsan. Marami siyang tanong nang ang auditor na nagsasalita sa harapan. Either gumagawa siya ng paraan para hindi mapag-usapan ang tungkol sa fund o hindi kaya'y hindi niya lang gusto ang pag-uugali ng auditor. It's your job to reconcile the records every day, Miss Eileen. Ani Clyden habang nilalaro ang ballpen ng kanyang hawak-hawak. Nakadikwatro siya ng upo at napatingin sa gawin ni Richard. Submit to my office daily for clearing. Mr. Gutchenko, 8 hours a day isn't enough to then extend your hours in a day. Nakangiting sabi ni Clyden. Alam kong may pamilya si Miss Eileen at ang suggestion ni Clyden ay hindi sumasang-ayon sa gusto niyang mangyari. At isa pa, medyo may katandaan na si Miss Eileen. Walang nakakatiyak kung makakayanan ba ng oras niya ang sundin ang pinag-uutos ni Clyden. Small sacrifices for the company's success is my top secret. Eileen, kaya umabot ako sa ganitong estado. Aniya, habang hindi inaalis ang tingin kay Richard. Napangiti naman si Mr. Leonard at tumango. Si Richard ay hindi maipintamukha nang marinig si Clyden. I believe Clyden's capability in business management. I wonder bakit ngayon ay wala ka pang asawa. Ani nito at sinundan ng tawa. Inayos ko ang mga nagkalat na papel sa kanyang harapan. I'm waiting for someone, Mr. Leonard. Aniya. Nakita ko sa giliran ng aking mga mata ang pagsulyap ni Clyden sa akin na siyang nagpatibok ng aking puso. We, real men never wait, Clyden. We grab the possible chances right away. Sagot naman ng ama ni Richard. Ngumiti si Clyden at inayos ang kanyang necktie. I choose not to answer the question about my personal life. I apologize. Aniya sa magalang na tono. Tumikhim ako at bumaling kay Richard na nakayuko lamang. Kanina pa siya tahimik. Sa tuwing tinatanong siya, ay hindi agad siya nakakasagot. Kung sa bagay, related sa usapin ang tungkol sa fund. Kapag nagsalita siya'y mapapaghalataan siya. Ang natitirang minuto ay kanilang nilaan sa pag-re-replenish ng kanilang usapin. Miss Eileen, habol ko sa ginang bago siya tuluyang lumabas ng conference room. Lumingon siya sa akin at itinaas ang kanyang isang kilay. Humigpit ang yakap ko sa aking laptop. Kung gusto niyo po, tutulungan ko kayo sa mga gawain niyo. Offer ko. Nilabas ko ang buong ngipin ko nang umiti ako para makuha ang loob niya. Humigat ang reaksyon ng kanyang mukha nang walang umalma sa desisyon ni Clyden. Kaya handa akong tulungan siya sa abot ng aking makakaya. Huwag na. Hindi ito kasama sa duties and responsibilities mo. Aniya at muling naglakad pero mabilis akong humarap sa kanya habang suot pa din ang ngiti sa aking labi. Mrs. Gozon, ayaw kong maging dahilan ito ng hindi pagkakaunawa namin ni Clyden at ng asawa mo. Umiling naman ako. Hindi po, hindi nila malalaman. Ani ko na lamang sa kanya. Walang assistant si Miss Eileen pero siya ang humahawak sa junior auditors ng kumpanya. Kahit ang magpotocopy lang ng mga papeles at mag-ayos ng gagamitin, okay na sa akin. Mapagaan lang ang kanyang trabaho. I don't need your help. Mataray niyang sabi at dali-dali akong nilampasan. Umagsak ang aking balikat at sinundan siya ng tingin. Humakbang ako palabas ng pinto at dismayadong huminga ng malalim. Ivy, hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabigat na gawain. Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Clyden sa aking giliran. Nakaekes ang kanyang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib habang nakasandal sa pader. Hayaan mo siya. Hayaan mong sariling pride ang magturo sa kanya. Patuloy niya at kinuha ang laptop sa aking kamay at siya ang nagdala. Stop showing empathy for others.
mas pagtuunan mo ng pansin ang kalagayan mo, Ivy. Aniya, nang makarating kami sa elevator. Napatingin ako sa kanya na nakatingin lang sa akin. Wala ka kasing awa sa kapwa mo. Trabaho ay trabaho. Naiintindihan ko naman. Pero hindi dapat mo rin ikonsidera ang mararamdaman at kalagayan nila. Sagot ko naman sa kanya, bahagyang irritable. Kung nakita niya lang ang mukha ni Miss Eileen kanina, sigurado ako maawa din siya. Nag-iisang babae si Miss Eileen sa gitna ng mga lalaki nagtataasan ng posisyon. Hindi siya pwedeng pumalag at baka mapahiya siya. It's for the company's best. Bibigat ang trabaho kapag hindi ginagawa ang task araw-araw. Apektado ka dito. Kalagayan mo lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Paliwanag niya. Tila nagkabuhol-buhol ang dila ko at hindi malaman kung ano ang dapat sabihin. Hindi mo ba naisip yung nararamdaman mong awa kay Richard at kawalan mo ng lakas na loob para iwan siya ay dahilan lamang kung bakit ka nahihirapan ngayon? Patuloy niya. Ang simpatsya mo para sa iba ay halakhak para sa kanila. Ngunit ang balik naman sa iyo ay pagdurusa. Dagdag niya sa matigas na Tagalog. Bumukas ang pintuan ng elevator nang makaramdam ako ng pagkahilo. Napahawak ako sa aking ulo habang ang isang kamay naman ay napahawak sa giliran ng elevator. Are you fine? Tanong ni Clyden at nang sinubukan ko siyang tingnan ay naging dalawang kanyang imahe. Tumango ako, ngunit ang sumunod na minuto ay ang pagyakap ni Clyden sa akin nang mawalan ako ng balanse. Inayos ko ang towel na nakabalot sa aking ulo pagkatapos ay binilang ko ang sahod na matitira sa akin pagkatapos kong maipadala kay Lola sa probinsya. Ngumiti ako nang malaki-laki ang matitira sa akin. Naging delay man ang sahod ay worth it naman ang paghihintay ko dito. Maya-maya inaisipan kong tumawag kay Lola. Mga ilang minuto bago siya sinagot. Nahihirapan pa rin siya magtimpa ng phone na binili ko sa kanya. Kung sa bagay, matanda na si Lola Remedios at ang ganitong mga modernong kagamitan ay nakakapanibago para sa kanya. La! Masaya kong sabi at tumayo. Apo, ikaw ba ito? Tanong niya sa akin. Tumungo naman ako kahit hindi niya ako nakikita. Umupo ako sa bintana at napatingin sa mga kapitbahay na nagiinom sa ibaba. Opo, papadalhan ko po kayo ng pera. Nandiyan po ba si Brian? Tanong ko. Tinutukoy ko ang pinsan kong mahilig magsabong. Medyo nag-alinlangan akong ibigay sa kanya ang pera at baka mapunta pa ito sa bisyo niya. Naku, bakit naman ako padadalhan mo? Dapat yung kapatid mo sa Italia para makauwi na. Ani Lola, mapait akong umiti at umiling. Hindi ko pipilitan ang ayaw. O kaya, pamasahin mo doon. Madali ka makakakuha ng citizenship kapag doon ka na nagtrabaho. Kalahating Italiano naman ang yumao mong ama. Patuloy niya. Bala ko ding sumunod para gabayan ang kapatid ko doon. Pero ang iniisip ko ay si Lola. Mas maaalagaan ko siya at mabibisita kapag nasa Pilipinas lang ako. Paano ka po? Tanong ko na nakanguso. Kapag nakita ito ni Lola ay siguradong makukurot niya ako. Ikaw na bata ka? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na isipin mo ang sarili mo at hindi ang ibang tao? Malapit na akong lumisan sa mundo at kailangan mong magdesisyon para sa sariling kapakanan mo. Aniya, rinig na rinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Hindi ka po ibang tao, Lola. Lola kita. Ani ko at ngumisi. Ewan ko sa iyo. Singhal niya naman. Maayos naman ang trabaho ko dito sa Pilipinas. Ewan ko ba? Nalilito din ako sa dapat kong gawin. Gustong gusto kong sumunod sa Italia, pero marami ang pumipigil sa akin. Hindi lang si Lola. Natigilan ako nang makita ang isang sasakyan sa ibaba na palapit sa aking apartment. Agad na nagsialisa ng mga nagsusugal para bigyan ng daan ang sasakyang iyon. Kunot no ako napatingin dito, ngunit para ako nabuhusan ng tubig nang makilala kung sino may-ari noon. La, tatawag ako ulit. Ani ko at pinatay ang linya. Lumabas naman sa sasakyan niya si Clyden na may hawak-hawak na paper bag at bouquet ng bulaklak. Umangat ang paningin niya sa akin, sabay tanggal ng kanyang sunglass. Hanap naman, may sugar daddy ka pala. Biro sa akin ang isang tambay na siyang nagpatiimbagang kay Clyden. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang mailapag niya ang bulaklak sa mesa. Bumaling siya sa labas bago ako hinarap. Who's that filthy guy?
Mas matanda nga ako sa'yo pero hindi pa kulubot ang mukha ko. Aniya, inis na inis. Itinago ko ang aking ngiti sa likuran ng aking palad at umiwas ng tingin. Baby face kasi ang tingin nila sa akin. Pagpasensyahan mo na. Sagot ko sa kanya. Umiling siya at inilapit ang dala niyang paper bag sa akin. Napatingin ako sa loob nito. Damit na may mahabang saya. Lumuwa ang mata ko sa gulat nang makita ang price tag na nakakabit pa dito. 5,000 pesos? Sa iisang damit lang? Hindi ko makapaniwalang tanong. Susuotin ko ba ito o i-display? Sayang naman pag napaglumaan ito. Ani ko sa kanya. Umupo siya sa upuan at inilibot ang mga mata sa paligid. Salamat din sa bulaklak. Pero para saan ito? Hindi naman ako mahilig magtanim ng mga bulaklak. Patuloy ko. Ngunit kinuha pa rin niya ang mga rosas at inilagay sa malinis na vase. Are you really comfortable living in a small space like this? Tanong niya. Hindi sinasagot ang katanungan ko. Tumango naman ako at ngumiti. Bakit naman ako magre-reklamo? Eh mabuti nga yung may natitiran ako kaysa sa luneta ako matulog. Oo naman, tugon ko at nagsali ng tubig sa kako nilapag sa kanyang harapan. Napatingin siya dito at inusisa ng lubos ang baso. Sa gripo nang galing ang tubig pero pinakulo ko muna bago ko pinalamig. Patuloy ko nang mapuna ang gustong iparating ng kanyang expression sa mukha. Parang hindi naiinom ang tubig na iyon. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako pinaglalamayan. Ani ko at matamis ang umiti. Ngumisi siya at sa huli ay inubos niya ito. Napatingin ako sa kanyang Adam's apple na bumababa at pumapaitaas. Bahaging napaawang ng aking labi nang dumighay siya sabay punas ng namamasang giliran ng kanyang labi. Hindi ko naman siya pinagnanasaan. Nakita ko lang ang sarili kong namangha sa kaseksihang taglay niya kahit umiinom lang naman siya ng tubig. Ang totoo niyan, hindi ako naparito para bisitahin ka lang. Biglang sabi niya. Nakabalik ako sa ulirat at tumaas ang dalawang kilay ko sa pagtataka. Tumayo siya at tumakbang palapit sa akin. Napasamdal naman ako sa lababo nang sumobra ang lapit niya sa akin. Nakatago lang ang kanyang isang kamay sa kanyang bulsa habang ang isa naman ay nakahawak sa sink sa giliran kung saan ako sumasandal. Sir Clyden, tanong ko sa kanya dahil sa biglaan niyang naging tahimik at creepy. Itinaas niya ang aking baba gamit ang kanyang hintuturo at inangkin ang aking labi. Hindi naging formal ang tibok ng puso ko. Pagkatapos, habang ang aking mga paa naman ay nanghihina. Hindi ko alam ang dapat kong gawin at parang naestatwa na lang ako sa aking kinatatayuan sa sobrang gulat. Napahawak ako sa sink at napatingin sa kanya na nakapikit ang mga mata habang dinadama ang aking labi. Laking gulat ko nang halikan niya ako. Hindi ba ang halik ay para lamang sa dalawang tao na nagmamahalan? Ibig sabihin ba ay mahal ako ni Sir Clyden? Pero paano at bakit? Sa pagkakatanda ko ay wala naman akong ginagawa bukod sa pagiging sekretarya niya. Tinutulungan siya, nilalakasan ang loob niya at tagamasahin niya minsan. Sir, buong lakas ko siyang itinulak. Bahagyang humiwalay ang aming labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa akin. Nangungusap, napatakip ako sa aking labi. Bakit mo ako hinalikan? Nauutal na tanong ko. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. I don't know how to court a woman. Akala ko tayo na pag hinalikan kita. Di ko naman inaasahan na tatanungin mo ako ng ganyan. Sa daming tumatawag na babaeng umiiyak sa kanya, sa opisina at nagmamakaawang balikan siya, eh hindi siya marunong maligaw? Sinungaling. Doon ko naintindihan kung ano ang pumipigil sa akin pumunta sa Italia. Si Clyden, hindi ko siya gustong iwan dito sa Pilipinas. She's fine. She just needs to rest. Narinig ko ang boses ng isang matanda. Agad kong iminulat ang mga mata ko para tingnan ang buong paligid at ang puting kurtina at puting kisame. Agad ang nasilayan ko. Mabilis na lumapit si Richard sa akin at hinawakan ang aking noo. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong niya. Inilibot ko ang buong paningin sa paligid at agad na sulyapan mula sa maliit na bintana ng pintuan si Clyden. Agad siyang umalis nang makita akong gising na. Huminga ako ng malalim at pinakiramdaman na lang ang tahip ng aking puso na kasalukuyang hindi pa napapawi
nang maalala ko ang nakaraan, partikular noong una naming halikan. Sinong nagdala sa akin dito? Tanong ko. Ako, agap niyang sabi at ngumiti. Huli kong naalala ay si Clyde ang kasama ko sa elevator bago ako nawala ng malay. Ito ang sinasabi ko, kaya hindi kita pwedeng hayaang magtrabaho. Kung hindi lang dahil sa matandang iyon, hindi na sana ito nangyari sa iyo. Patuloy niya, tinutukoy ang kanyang ama. Ilang oras na ako nakahiga dito? Tanong ko sa kanya at sinubukan tumayo. Hindi naman malubha ang pakiramdam ko. Wala naman akong nararamdamang sakit sa aking katawan. Inalalayan niya ako at itinaas pa ang aking higaan. Mga 3 oras, dito ka na matulog. Ihahanda ko lang ang makakain mo. Aniya at ngumiti. Gusto kong makausap si Clyden. Siya ang inaasahan ko sa aking pagmulat pero iba ang aking nakita. Sana pala hindi na lang muna ako nagising kung dismaya lang naman ang mararamdaman ko. Siya nga pala, baka hindi kita payagan na lumabas sa susunod na araw. Hopefully, Mr. Gutchenko would understand your situation. Napaawang ang labi ko. Hindi papayagan lumabas? Ibig sabihin, hindi ko makikita si Clyde ng ilang araw? Richard, tutungo kami sa ibang city next week. Wika ko, nahinto siya sa pag-iiwan ng prutas at sandaling namayani ang katahimikan. Napatalo na lang ako sa gulat nang padabog niya ibinagsak ang prutas. Muntik nang mahulog ang baso dahil dito. Pinawi niya lang ng isang ngiti at muling naghiwa muli. Lumalabas ang kanyang mga ugat habang hawak-hawak ng mahigpit ang kutsilyo. Binalot ako ng takot at napalunok ng ilang beses. Natatakot ako sa pwede niyang gawin. Alam ko namang pinipigilan niya lang ang sarili niya sa mga oras na ito. Hindi ako pwedeng maging kampante. Let's wait till next week. Kapag okay ka na, papayagan na kitang magtrabaho. Huminga na lamang ako ng malalim at tumango. Lola, gusto kong umuwi ng Pilipinas para kamustahin siya. Sa pagkakaalala ko ay matagal na nangyari ang unang halik namin ni Clyden. 6 o mahigit 5 taon na ang nakakalipas. Napaitaas ko ang aking tuhod at niyakap ito. Hindi ko alam kung nabubuhay pa siya sa mga oras na ito, pero positibo kung hindi pa siya lumilisan sa mundo. Nilapag ni Richard ang pagkain sa harap ko. Kumuha siya ng rice porridge gamit ang kutsara at itinapat ito sa aking labi. Napatingin ako dito. Hindi ako sanay na alagaan niya ako. Nangyari lang naman ang mga bagay na ito nang dumating si Clyden sa buhay namin. Akma kong kukunin sa kanyang kamay ang kutsara, ngunit naging mahigpit ang hawak niya dito. Richard, ako na. Kumain ka, marini ang sabi. Hindi ko patuluyang umuuwang ang aking labi nang bigla niyang idiin ang kutsara sa aking bibig. Plano kong umuwi sana sa Pilipinas. Bibisitahin ko si Lola. Ani ko sa kanya sa kabila ng pagnguya. Natigilan siya at hindi makapaniwalang bumaling sa akin. Namuo ang kanyang pawis sa tuktok ng kanyang ilong at sa ibabaw ng kanyang labi. May naaalala ka? Tanong niya sa akin. Gumuhit ang ngiti sa akin labi sa saya at tumango. Hindi ba siya masaya para sa akin? Asawa niya ako, pero ang pinapakita niyang reaksyon ay taliwas sa inaasahan ko. Unti-unti, Richard. Ani ko na lamang. Umiwas siya ng tingin sa akin at lumukot muli ng pagkain. Gumawa siya ng malakas na ingay nang padubog siyang kumuha muli ng porridge. Hindi ko pa nalulunok ang kinakain ko nang sunod-sunod niya akong sinusubuan. Inilayo ko ang aking mukha at hindi napigilan ang itulak ang kanyang braso. Natapon ang pagkain sa kanyang damit pero wala siyang naging reaksyon dito. Richard, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko. Saka ako uminom ng tubig. Unang-una, hindi ako gutom pero pinipilit niya ako. Binalot ako ng kaba nang bumaling ang kanyang nanlilisik na mga mata sa akin. Hindi ka uuwi ng Pilipinas, Ivy. Wala kang bibisitahin. Aniya. Kunot-no ako napatingin sa kanya. Hindi ko siya maintindihan. Wala akong ginagawang masama, pero bakit ang tono ng kanyang pananalita ay galit na galit? Richard, hindi mo ako preso para ikulong sa iyo. May buhay ako sa Pilipinas. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako sinasamahan sa doktor? Ayaw mo akong makaalala? Ikukulong mo ako habang buhay? Sunod-sunod kong tanong. Biglang sumakit ang gilira ng aking ulo pero hindi ko na ininda ito. Kapag nanghina ako dito, wala akong ideya kung ano maaari niyang gawin sa akin.
Nanlaki ang mga mata ko nang kumuha siya ng kutsilyo. Richard! Sigaw ko at humiyaw. Sapat na para dali-daling bumukas ang pintuan at pumasok si Clyde na may daladalang papeles. Bumaba ang paningin niya sa kamay ni Richard na may daladalang kutsilyo. What are you trying to do? Tanong ni Clyde. Si Richard naman ay parang natauhan at saka niya ito binitawan. No! No! Biglang bigkas niya. Marahan ngunit nalilisik pa rin ang kanyang mga mata. Bumaling siya sa akin at agad siyang lumabas ng pinto. Dumalo si Clyden sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hinahabol ko ang aking hininga, saka bumagsak ang aking luha sa takot at kaba. I won't let this happen again. Mariingwi ka ni Clyden habang inaalog ang balikat ko. May paraan pa bang mapigilan si Richard? Kung isusumbong ko sa pulisya, siguradong gagawa at gagawa ang kanyang ina para mailabas siya. Kahit si Clyde na hindi basta-basta ang gagawa ng bagay kung ikakapahamak lang namin dalawa. Mahirap kalabanin ng mga Gozon at ayaw kong masira ang imahe ni Clyde sa kanila dahil lang sa akin. Kahit masabihin mas pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Clyde, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na anak niya ito. We need hard evidence, Ivy. Mas mahirap ang sasapitin natin kung magpapadalos-dalos tayo sa ngayon. Aniya. Kinagat ko ang aking ibabang labi at tumango. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Magagawa ko bang i-betray siya? Sakit lang ang maidudulot ko kay Richard at ganoon din siya sa akin kapag nagpatuloy kami sa relasyon namin. Hindi matutumbasan ng pera ang krimi na may matibay na ebidensya. Nasa ibang bansa tayo. We need to consider their views and opinion. Ayaw kong mabaliktad at magmukhang may nabiktima tayo. Pwede ko naman sigurong kausapin si Richard. Wika ko. Sa giliran ng aking mga mata ay kita ko ang pagbali ni Clyden sa akin. Siguro naman maiintindihan niya kapag hindi ko na gustong makasama pa siya. Nabasag ang aking boses. Nangingilid ang aking mga luha. Naaalala ko ang paghawak niya ng kutsilyo kanina at ang kanyang mukha. Pumikita ko ng mariin at itinago muli ang aking mukha sa aking mga tuhod. You saw it with your own two eyes. Sa tingin mo, madadala yun ang pag-uusap? Tanong niya sa akin. Tinutukoy ang nangyari kanina. Hindi malayong siya ang dahilan ng pagkawala ng alaala ko. Hindi malayang mapatay ako ni Richard kapag nagtagal pa ako sa kanya. Hinungakan naman ni Clyde ang aking buhok at maingat itong hinagod. Kapag napatunayan kong siya ang may sala sa nangyari sa iyo, umaangat ang aking paningin sa kanya. Namumula at nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Clyden. O sa aking palagay, base sa pinapakita niyang reaksyon sa mukha, matagal na niyang kinikim-kim ang galit na ito at ngayon lamang lumabas. Papatayin ko siya! Sinakto namin sa oras na wala si Richard sa Roma nang lumabas ako ng ospital. Si Jack, ang kanang kamay ni Clyden ang siyang nagbibigay sa amin ng impormasyon kung nasaan siya. Bihira ko lang siyang makita. Siya yung inuutusan ni Clyden kapag may pinapabili siyang gamit para sa akin noong namamalagi pa ako sa penthouse niya at mga ilang kagamitan ni Clyden. Hindi maaalis ang paningin ko sa kanya nang maibaba niya ang aking bag na naglalaman ng mga damit ko. Pagpasok namin ng bagong penthouse ni Clyden, walang reaksyon ang kanyang mukha, parang robot na nakaprogram lam. Pinapaayos ko ang dalawang kwarto kung sakaling hindi mo gustong tumabi sa akin. Narinig kong boses ni Clyden. Bumaling ako sa kanya. Nagdilim ang kanyang paningin nang mahagip niya ako nakatingin sa kanyang assistant. Why are you looking at him? Mariini ang tanong. Kanina pa siya hindi nagsasalita. May problema ba siya sa pandinig? Tanong ko sa kanya. Lumingon ako kay Jack na nakatingin pa rin ang diretso sa kawalan. Ngumising naman si Clyden at kinuha ang bag kung saan ito nilabag ni Jackson. He's not allowed to talk if it's not necessary. Anin naman ni Clyden. Hindi mo magugustuhan ang lalabas sa bibig niya kapag nagsalita yan. Patuloy naman ni Clyden. Nasulyapan ko ang pag-irap ng mga mata ni Jack pero ang matuwid niyang pagtayo ay hindi man lang kumukurap. Thank you, Jack. Sabi ko sa kanya bago ako sumunod kay Clyden. Paitaas ng hagdan. Nilibot ko ang buong paningin ko sa buong lugar. Kumpara sa dating penthouse, mas malawak ito.
Mas maraming disenyo at mas makikita ang syudad mula sa malaking bintana. Kung hindi mo alam na si Clyde na nagmamay-ari nito, mapapaisip ka na isang successful at magandang dalaga ang may-ari nito. Masyado akong nakonsensya dahil kailangan niyang lumipat ng lugar para lang sa akin. May plano ako. Biglang wika ko nang umagaw sa kanyang atensyon nang makapasok kami ng kwarto. Bumaling siya sa akin, ngunit hanggat hindi siya nagsalita, hinintay niyang lumabas sa aking bibig ang aking sasabihin. Let's stay low-key. Hindi tayo mapapaghalataan ni Richard na may plano tayo kung ipagpapatuloy natin ang normal na buhay. Patuloy ko. Kumunot naman ang kanyang noo. Isinira niya ang pintuan at binuksan ang kulay kahel na liwanag. Are you crazy? Hindi kita hahayaan na bumalik sa bahay ng gagong iyon. Aniya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang dibdib para pakalmahin siya. Noong isang araw, pasiya, galit na parang kakatayin ng buhay, si Richard.